Yo, what's up mga kahardot? Ako po si Jerpy. Magbibigay sa inyo ng panibagong video sa araw na ito at para kapulutan nyo ng mga impormasyon tungkol sa mga gawain. At bago ko po umpisahan yan, ay isa po munang panalangin para sa ating lahat. Lord, maraming salamat po sa biyaya at gabay mo po sa amin, sa bawat isa. At lalo higit po sa aming pamilya na kami po ay iligtas mo sa anumang kapahamakan sa lahat ng oras, Panginoon. At tinataas ko po sa iyo ang bawat isa sa amin na saklabin mo po ng liwanag para sa araw-araw naming mga ginagawa. At nabayan mo po kami at lalo higit po ang mga subscriber na walang humpay na tumatangkilik ay patnubayan mo po. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. At yun, mga kahardot, shout out muna sa asawa ko, kay Milo Gini Pasina, at sa aming mga anak at mga apo, Panginoon. Shout out sa iyo, Mami. At mga kahardot, ipakikita ko sa inyo ang isang gawain sa araw na ito tungkol sa pagkakabit ng curbstone. Halika, tingnan natin. Yan guys, ang preparasyon na yan ay para lagyan ng curbstone. Yan ang level ng blinding. Eksaktong level ng blinding para sa paglalagay ng curbstone. Hello guys, yan ang blinding. Blinding ng 10 cm ang kapal, pero bago nag-blinding, i-repair muna ang surface. Kinuha ang elevation, kinumpak, tapos naglagay ng blinding para yan ipapatong ang curbstone. At makikita nyo ang ginagamit ko sa minta dyan ay tripod. Yan ay dry pack, mixing ng simento at buhangin lamang. Yan, karaniwan ito ay ginagamit sa mga roadway, sa mga gilid ng kalsada. Yan ang curbstone, walang tubig yan kasi pagka binasamo yan hindi makukuha yung eksaktong pantay niya ng dito. Dito pagbasa yan, kaya pagkalagay niyan dry pack na yan katulad nito, yan nilagay niyan sa kayan, lalagyan ng tubig, babasahin yan. Ganun oh, yan. Yan ay mixing ng semento at ng buhangin. Yan ang simpleng pagkakabit niyan kasi pagkabasa ang semento niyan hindi mo makukuha ang pantay niya dahil magbigat. Ang spacing niyan ay pare-parehas din. Itong spacing na ito, lalagyan naman niya ng grout yan. Pare-parehas yan. Hindi pwedeng mag hindi pare-pareho ang gap niyan dahil hindi magandang pagtingnan. Dapat equal gap. Guys, ito yung ganito lang yung pagmamixing ng dry pack. Oh. Kita nyo, wala siyang tubig. Mix na mix yung simento at buhangin, kaya lang medyo may tapang ng kaunti ang simento para pagka inilagay mo doon sa ay matibay. Ayan, ganyan nga ang paglalagay nila. Tignan nyo, nilagyan nila ng ano sa gilid, tapos binabasa yan. Ayan, ganun ka ano ang paglalagay ng mortar niya. Ayan o, tingnyo. Yan.
Kasi pagkabasa nga yan, nasasabi ko nga sa inyo, pagkabasa yan, hindi mo maiilagay sa tamang elevation yung curbstone dahil may kabigatan to. Kaya ang pagkakabit ng curbstone na yan, pag nailagay mo yung blinding sa tamang elevation yung blinding, makukuha mo na ang thickness kung gaano kakapal yung ilalagay mong dry pack. Para pagpatong mo ng curbstone, pantay na pantay dito sa line dory. Ayan, may line dory yan. Yan ang pinaka-elevation. Yan ang sinusundan. Yan nga. Yan guys, tingnan nyo kung gaano kabigat yung curbstone na yan. 50 kg. Kaya teknik niyan, paikot-ikot lang ang paglalagay niya. Ayan. Ganyan ang position. See? Oop. Yun. Ayan. Pok-pok-pok-pok din. Awesome. Sandali lang. Kaya kung basa yung mortar nyong yan, hindi nyo maiilagay sa level yan dahil sa bigat ng curbstone. Kaya dry pack ang ginagamit yan. Kaya pag upo mo yan, sakto. Sakto yung gap, pari-parihas. Ayan. Gamitan ng level. Ayan. Para makita yung kadiretso. Ayan. Level, patayo. Pataas. Vertical at horizontal din ang pagbabanat ng level. Yun mga kahardot, at ganyan ang paglilibil niyan. Tingnan niyo nung mailagay niya lahat, kaunting pukpuk, pupukpukin ng direkta yung curbstone dahil mabubungi. Gamitan mo rin ang plywood. Yan. Carpenter badin broken. Yes, yes, yes. That what he say? He say that if you will use hammer directly on the curbstone will be broken very hard and no good for repair this curbstone. That's why they are using plywood for make a label of this item. Yan. Yan sa gilid dapat makapal din ang blending niyan dahil yan lang maghahawak niyan itong mortar na ito sa gilid. At yan na pagkalagay mo basuhan ng tubig. Haram, haram, haram. Yan. Ganun. Ganun lang tapos ipapantayan niya yan. Yun lang ang sequence ng pagkakabit ng curbstone. Dapat nasa tama ang elevation ng blinding mo para pag naglagay ka ng dry pack, hindi ka na mahihirapang mag-level ng curbstone sa tamang elevation. Kaya yun nga, at sa simpleng pamaraan, may ikabit mo ang curbstone na yan ng nasa maayos, diretso, diretso. At yan mga kahardot, ang simple installation ng curbstone. Na ang curbstone ay lagi mong makikita sa mga gilid ng kalsada, mga road pathway. Yan ang ginagamit dahil matibay ang materials na ito. Small precast. Yon mga kahardot, hanggang dito na lamang ang video kong ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at talagang mainit na rito sa lugar na ito at makikita ninyo ang ikinabit na curbstone. Ayan, ayan ang kayarian nila. Maraming maraming salamat. Sundin lamang ang tamang pamaraan kung paano ikabit at inyong maiisaayos ang inyong trabaho. Sundin lamang, kumuha ng eksaktong gamit na materialis na gagamitin na nanaayon sa hinihingi kung ano man ang kailangan na ikabit. Yun lang, maraming salamat. Shout out po sa ating lahat. Bye bye.